midst of fools is made known. Righteousness exalteth a nation, but sin is a reproach to any people. The king's favor is toward a wise servant, but his wrath is against him that curses him. Please, Lord, the wicked is driven away in his wickedness, but the righteous at home in his death. What's it mean? And he's driven away. Okay, very good. No? Pag sinabing driven, di and drive, ha? Pag driven away. Okay, pinalayas, pinatalsik. Okay? So yung mga loko-loko daw ay pinapaalis in his wickedness. What's it mean? Kahit hindi ka mahuli, minsan yung mga bagay na resulta ng iyong wickedness ay yun yung kapalis sa'yo. Okay? So yung mga tao na medyo sabi natin idol mayaman or established sa pabaho or kahit saan pa yan sa relationship, okay, kala mo hindi kayo wala ng sao mo or something. So pag mayroon tayong wickedness, may mali tayong ginagawa at pinatuloy-tuloy natin, tayo ay ang picture dito siya pinapalis. Medyo malungkot yan, kahit kung mga bata, naranasan nyo yan to some degree. Pero especially sa mga matanda, kasi pag medyo tayo ay nabubuhay nga ng mga ilaw. Buhay na. Okay. Yan. Pero yung kabaliktaran, no, sabi, but the righteous have hope in his death. Ano yung sabihin nun? Mga punta sa langit. May pagkasa pa kahit sa kamatayan. So, sabihin nito, pwede rin sa kaligtasan. Or pwede rin kahit kamatayan mo na yung ginagawa mo, hindi ka, usap mo na lang, naglilipod yung matapad, kumari, police, at sundalo ka, o pastor ka, okay? So, yan dyan nga yung pinunta namin, wala naman mga, so, peaceful lang yung pinunta namin kanina, kasi nga, medyo, mabaho. Tayin natin yung mga yan, kasi, mga ano sila, interesado naman. Kailangan lang talaga ng ano. Kailangan ng program. Nakapunta ba kayo sa Wednesday? Makasama ba kayo? Program tayo ha. Sa umaga, sa winning. Singing contest. Sa hapon, fellowship. Yung usual ang fellowship. Dito na lang. Fellowship dito? So, walang lugar dun. Ha? Ano? Invite? Mag-invite dito? Sino yung invite? Yung mga kabataan. Ah. Kaya sabi nyo kahit magsama kayo ng mga tukla. Kahit follow up mo na yun ang ano, kailangan ko pwedeng follow up. Yan? Monday. Pero, bala ko sabi ko sa lang, punta ko sila ng umaga. Pwede tayo mag-solving doon ng umaga. Pero mga kanina, sinabihan mo namin sa ano. Hindi na masyadong heavy yan. Hindi naman anniversary yan. Okay. Yeah, so hindi mo tayo mamatay sa mag-ministeryo sa mga yan. Hindi naman masyado. So dito, yung malalaki. Malalaki ay yun na yun. Yun, sabi ko kayo patay. So pwede rin na yung mga gusto talaga. Ang mga sana. Yung mga bata kasi. Kasi dito kasi, walang mga tao. Hindi iiwan sa mga iin. Kaya isasama nila yung mga kapatid. Kaya pagbinog lang ito. Usapan natin yan sa chat, ha? So, wisdom rested in the heart of him that not understanding. So, pansinin niyo yung mga, ano ng Bible, ha? Sabi dyan, wisdom rest. Ano yung rested? Ipapahinga. Pag sinabing rested in the heart, ano yun? Nananatili. Tama, no? Of him that not understanding. So, ayun ang maganda sa wisdom eh. Minsan kahit di mo na ginagamit, mali naman yun. Pero dapat siya ayun ginagamit. Kaya tayo, pag medyo tumatamdaman yun, matalino na ako siya ito dahil ko alam. Ano dapat mong gawin? Share. Share, tama. Tsaka, gamitin. Gamitin mo. So, kaya nga tayo, sa ating tumalino itong mga batang to, huwag yung paglalagyan at huwag yung paglalagyan. Hindi pwedeng na-stagnant yan.
So, pag gagamitan niya, like, hindi yung, ang dami, nakabisado ko itong mga ito. Ganun yan, nasanay kayo. Ngayon, no? Hindi ko nang gagamitin ito. Sino pang pakailan sa anak ni Iso? Banggit yan eh. Pero, nasasanay ka mag-memorize. Tsaka yung iba dyan, actually, ako kahit hindi ko rin ano. Pero, nababanggit yan mga yan. May pagkaganitan yan. Okay? So, pag wise ka, or may understanding ka, may wisdom ka. Parang ganun lang. Parang inaano lang ng Bible. Na pag sinabing rest, talagang rest. Nananatili yan sa'yo. Isa yan na, di ba? Hindi ka talaga nakita na bakit tapang walang wisdom. Naintindihan na ganyan, ganyan, ganyan. Ay, ganun eh. Pinataang lasing yan. Lasing, sugal. Ha? Naging lasing. Ano ba? Ano ang kalokohan? Sige. Laging... Banat. Sugal. Sugal. Isa-isa tayo, ma'am. No, mali yung payo niya. Mali yung payo. Di ba? Minsan, yung young people, kailangan ng payo. Ikaw lang yung nalapitan, wala kang maibigay. Di ba? Totoo yun. Wala kang wisdom, pati yung mga taong maaasa sana sa'yo, wala. Tiwala-tiwala sa'yo. Sino ito sinabi ni tita ganyan. Di ba? Ano pa yung mga kalokohan? Hindi nag-aaral. Nag-aaral, but that which is in the midst of the fools is made known. Hindi sinabi kung ano, pero ibig sabihin, nakikita. Parang sa Timothy rin, sabi doon. Bayaan yung mga loko-loko, bayaan mo, makikita mo rin yan. Yung kalokohan nila. Tapos ikaw, na matapat, nakikita ng tao yan. Ngayon, hindi mo maano. Ano ba naman yung pattern natin ko dito? Pag-aaral ko ng Bible. Wala, hindi. Gusto kong pakita, i-showcase lang. Hindi mo kailangan i-showcase yan. Ito yung mga ganyan, mga pan-sender. Naubos yung alaw sa ako palad ng telesery. Yan, okay. Baka meron pang gusto. Ano ba? Sige. Ha? Nanawanan yung mga. Ano? Pinatawanan yung mali. Okay, sabi sa Bible, he that make it a mark of sin is... Basta gano'n, parang mali yun. Pinatawanan. Ngayon, tayo minsan gano'n. Pero, tulado yun. Tayo dito ka, may maloko na dito yung, ano mo ba yung anak ko, babae na talaga? Diba? Alam mo ba yung anak kong babae? Nagsusuot ng parang ano, parang mokpo, tinawaan mo pa, nagsasayo ng parang ano. Ano man yan? Diba? So, ano ba? Ibanggitin yung ibang ano ha? Ayun na yun, basta yun na yun. Kapuhan. Malalaman yan. Hindi naman nila alam eh. Malalaman yan. Lalo may taong may pangunawa. Nakikita yan. Tingin pa lang sa'yo. Alam niya eh. Righteousness exalted a nation, but the sin is a reproach to any people. Madalas itong i-quote ng mga ano, yung politiko ang ano. Paano yumaman yung ano, US umari? Kasi yung panahon nila noon, grabe yung nalala kayo, pati mga politiko nila. Sabi nila si Washington daw, hindi na nga siya nagkumandidato eh. Ngayon, nakakapala ng mukha ng kumandidato, sabi, ito ang nagawa ko, mabuti akong tao. Sabi sa Bible, let a stranger, ano yan, let another man praise thee, and the stranger, and not thy own lips, a stranger and not thy own mouth. Ganun ang dati, hindi, gagawa ko ng maganda, pag nakita nyo, di ko rin mo. So si Washington daw, hindi na yun ano, kumandidato. Kasi talagang ano siya, matapang, matalino. Nagulat na lang siya, ikaw ang presidente ah. Kasi lahat kami, bumoboto sa'yo. Hindi sige, wala na yun. Ganun sila kahit politiko, hindi pa mga spiritual yun ah. Pero lahat sila, kinukot yung Bible. Okay. So grabe yung righteousness na may nagkaroon sila ng time niya, kaya... naitanong sa kanila sa bansa nila kahit inaani na kahit yung iba ngayon loko-loko sa kanila inaani na nila yung katapatan ng ibang kaya yung sasabi ko yung mga kabataan kanina ito kasi palagahin ni Lunta lima daw sila dun yung bahay nila, lima sila yun na yun, nakita kong ganun kasi ganyan lang eh parang ganyan lang yun na yun oo
ko alam. Nakatayo. Nakatayo. Schedule. Hindi, siguro pwede na magkakatabi. Kaya na magkakatabi. Pero nililigpit yun pag gano'n. So, nakakaawa din. So, wala akong ibang maano sa kanila. Ano ba? Ano, ang pangalan ko sa buhay. Kasi mga save na eh. Ano ang pangalan natin? Sabi ko, mga anak kayo. Pagbabayi yung kanilang. Kaya, righteousness is totally. So, tandaan na, pag may nakikita kayo sa bansa natin, na ito, parang wala na pag-asa to, anong magagawin to, gatapos na ba akong pag-aaral. Oh, si Ate Melissa, nakita namin, nag-aaral. Bindo. Eh, sabi niya, pupunta daw siya. Parang mga pera yun. Yan, di ba? Anong gagawin mo? So itong mga, kahit mga Kristiyano siya, kung maka, ano sa, ano, abida eh. Ito okay din naman, yung iba dyan pumapapel, pero sana walang ginagawa ng kalakasan. Pero hindi yung may sabi eh. But sin is a reproach to any people. So yung magkabalik na dito, righteousness at sin. So ang isang nation na puro kasalanan, ano mangyayari? Ano yung reproach? Sagutin sa isang mara, di ba? Yung reproach? Prevention. He take, the Lord take away the reproach nung nagkaanak siya. So nung hindi siya nagkakaanak, para siyang, anong tawag yun? Parang sinumpa ka. Right? Ang bansa na parang hindi uusad, wala kasing righteousness doon. Amen? So kumutihan naman ng Diyos, bihira rin ganyan yun. North Korea na lang. Kaya sa Africa, dami ng churches, kaso magulo pa rin. Kasi nga, pinaglaruan sila ng mga mayamang nation. Sila mismo pinag-away-away, kaya nakakaawa din mo yan. Tandaan niyo yan. Paglaki kayo, pag habang inaaral niyo history, ano yan, lagi yung nasa isip niyo dapat yung word of God. Hindi, huwag kayong magtitiwala. Kasi ano yun, walang natural resources eh. Gira, alam niyo ba yung ano ba yung bansang walang natural resources na napakayaman? Alam niyo ba yung Switzerland? Puro bundok lang dun eh. Hindi nga daw sila masakop eh kasi puro bundok eh. Ano ito yaman nila? Okay, ano pa? Ano ba, sa napakalalamig yung ibang place. Canada. Canada. Nagawa ng paraan pag may righteousness. Pero isa-isa rin silang mabagsak. Okay, so yung tandaan nyo, pag nag-ano kayo ng history, parang mas ma-interpret nyo yung nagawa natin. Preacher ata, sigur. The king's favor is toward a wise servant, but his wrath is against him that causes shame. So ito, para sa mga nagtatrabaho. Okay, pag nagtatrabaho ka, bakit kaya galit sa akin yung boss ko? Baka nalulugi dahil sa'yo. Pero pag ano ka daw, wise. Siyempre, ba't kaya ako naabang ko mo? Ba't ako yung ano? Kasi yung pambo na sa'yo. Medyo ano natin, medyo madali nang itindihan. Okay? Pwede tayo. As of answer, turn away that, but grievous words tear up anger. So ito yung kailangan natin. Bata ka pa. Hanggang pagtanda mo, kailangan mo ito. Para sinabi sa New Testament, sabi doon, let not corrupt communication received out of thy mouth. So walang kabastusan, walang kalokohan. Okay? So, paano yung mga preacher minsan? Parang ano, tapang. May accurate naman yun, hindi yun para tayo matuto. So, sabi dito, pag ikaw ay may nakakagalit, napansin nyo ba? Tayo lang, wala na dissolving ka, di ba? Pero iba dyan, hindi ka naman ay pag-away dahil na convict sila. Galit sila sa Bible, galit sila sa Salad ng Diyos, galit sila sa religion. Aawayin ka na. So ano gagawin mo? Sabi nito, soft answer turn ito. Diba? Kahit pag-galit yan, isa sa mga ginagamit ko, psychology ng iba eh. Hindi galit na galit na. Oh. Tapos ang sagot mo, salit na galit ka rin. Ano galit? Ano mo? Isa sa mga ano dyan, gawin mong question. Ano po bang problem? Kahit alam mo na. Kasi pag hinayaan mo siya mag-explain, hindi niya pwedeng galit kasi mag-iisip siya eh. So kahit sa office, maganda ang ano ito eh. Sabi nito, but grievous words. Ano yung grievous? Grieve. Galit.
galit. Yung may galit at nakakasakit, o parang nakakasakit. O nakaka, basta yung nakakasakit. Ang grieve kasi parang malulungkot ka ng gusto, di ba? Okay? So, ba't pa, pero ba't madalas yun ang ginagamit natin? Ba't pag galit sa'yo, gusto mo galit ka rin? Okay, hindi natin ito kasi maganda na ito. Magagamit ka kahit saan, kahit kailan. Bata ka, kaya sa araw ka na. Anak ka, namakulit. Yan, yan. Wala, hindi pwedeng lagi kang bulyaw. Gamitan mo ng wisdom, sabi dyan. Stir up anger. Ano yung stir up? Hinahalo ba yung galit? Stir. Ano yung hinahalo? Kasi pag hinalo mo ng malakas yung tubig, minsan tumatapon. Matatansin. Matatansin, at saka, makita mo, parang agitated siya, di ba? So, pag galit na, huwag mo nang galitin. Kasi hindi na siya makahalo. Hindi, huwag mo nang galitin pa. Kasi ang taong galit na, medyo ano na yan, minsan malapit na yung gumawa ng kasalanan, mananakit na yan. Magtatanim ng galit, ngayon sa mga matanda, ganun eh. Pag nagtanim ng galit yan, minsan hindi na nila kahit pastor yan. May mga ganun. Pag nagtanim ng galit, ba't kaya ano? Yung sumunog na pala, di ba kasi gabi eh. Something. Mali pala yung ginagawa ko dito kasi nagtanim na pala sa'yo ng galit. So ganun tayo dapat, hindi tayo... Huwag mo lang i-steer. So itindi mo lang bakit may galit. Sigurado yan, may kasalanan kung sino man. Maaaring yung isa o pareho. Madalas ganun. Yung pareho may kasalanan yan, away yan. So be wise. Kaya sabi dito, gamitan mo ng soft answer. Ay na, hindi ako naniniwala na mayroon ding labanan kasi, minsan. Okay? So pag alam mo nasa tama ka, at labanan, pag sinabing laban, yung legitimate fight, mara, yung war. Mara, ito, sa auto. Hindi, ano ka na. Hindi naman ikaw yung nakipag-debate, siya na yung pumunta sa'yo. Eh, may mga nakikinig. So, may mga nakikinig, hindi pwede nga kaya ang Diyos mo. Okay? So, kung kaya mo, laban. Fight the good fight. Okay? Of faith. So, hindi yun na dahil sa pride lang. Yun yung dapat maintindihan yung pagkakaiba nun. Kung kaya ka lumalaban dahil sa pride lang, hindi na kailan lang, may inaano ako sa Facebook. Hindi ko na pinatulang kasi halatan eh. Hindi ko na kailangan explain yung sarili ko. Yung mga kabasa ng mga pinagsasabi niya doon, but kitang-kita na yung ano niya, kamukutan niya eh. Inasabi niya, mapayapa siya, tapos kung ano nang pinagsasabi. So, hindi ko na kailangan ano to. Hindi ko na kailangan pagtanggol yung sarili ko. Okay. Siya na yung nagsira sa sarili niya. Okay. So, dapat maintindihan niya yan, mga bata, okay? Namainig! Maintindihan niyo yan, ang mga bata, ang madalas na tawag sa amin yung gatong. Anong gatong? Yan, ginagatungan. So, nag-aaway na kasi nga, hawakan mo nga yung tenga. Ganun eh. Tingnan mo, galit na galit oh. Lalabang ba yan? So may mga ganun, sinaulo yung mga ganun. Yeah, actually, pag ginaganun na kayo, dapat tingnan mo. Ito ko pinag-aaway, di ba? Nakulong ko lalo kung sino to. So, minsan, yung mga matanda, yun, pinaglalaro ko kayo. So, wag ganun. Pero nangyayari kahit sa mga adult, sa politika, minsan, para silang mga ayawan dun. So, ganun din sa office, pwede yung pag-usapan yan. Asawa, ganun din. Question ba doon? The tongue of the wise suited knowledge aright. So ano yung aright? Aright. Tama. Saktan. Ganun lang yung tama. Tama yung pagkakagamit. Okay? Tandaan yun ha. Again, ang tawag dito is, parang ano ba tawag dito? Nakalimutan ko yung figure of speech. Basta yung isang part, yung tongue of the wise used knowledge. Like obviously, yung utak mo, yung tao yung gumagamit ng knowledge, pero yung sabihin ko, sa pamamagitan ng dila niya. So, napaka-importante sa pagsasalita. So, kung may knowledge siya talaga, iba yung lumalabas sa bibig mo. Mahalata mo yan.
Sabi sa mga mag-practice mo, huwag ka agad magsalita pag galit ka. Pag galit ka, mag-isip ka muna. Okay? Sana, di ba? But the mouth of fools pour it out foolishness. Ano yung kanina ang binabanggit nila? Alimutan ko ba din. Yung binasa nyo kanina. Spew. Yeah, spew yun ha, spew. Dinuwa. Sinuka. Spew. Ito naman, but the mouth of fools pour it out foolishness. Yung sinasabi ko kanina. So si Daring Dan nga, ganun eh. Sige, bahala ka na dito. Sabi mo yung sabi ng pour it out, Swin. Lumalabas na sa bibig mo yung kalokohan. Ngayon, itong mga anak mo, kasi ikaw talaga magtuturo dyan. Pero pag nasa labas, wala kang ano eh, wala kang obligasyon na tulungan sila. Pero pag ikaw na yung tinitira, lalong wala na. So, yung iba kasi ginagawa, hindi. Let me help you, ito, walang nangyayari doon. Pag may pagkalailan pa yung tao, wala yan. So, gagalitin mo na yung sarili mo. Pero yung mga bata, tutuwan natin yan, ha? Bakit mali yung sinasabi mo? Yan, ito yun. Tutuwan natin sa isa-isa. Detalyahin natin sa yun ang maganda sa bahay, all out, ano yan, instruction yan. Sa parents, saka sa mga bata. Amen. Okay, so lahat tayo ay, to some degree, ay full. Kaya, matuto na tayo. Pag full ka ngayon, sana bukas hindi na. Ang anak natin. Okay. Ano sabi dito? The wise use of knowledge. Ginagamit mo ba yung knowledge? Yes, kasi yung knowledge, ang ano ng knowledge is mga kaalaman mo lang. So, kumbaga sa computer, ano yan? Hard disk storage. Mas maganda, mas marami kang alam. Kasi pag marami kang alam, may gagamitin ka. Paano kung wala ka nabasa sa Word of God? Hindi, wala kang pag-uumpisa ng wisdom eh. So at least no, alamin mo mga detalye. Ah, si Joseph pala, may Joseph sa Old Testament, may sa New Testament, may Joshua. Ang daming Joshua. Okay, ang daming, ano. So unti-unti mong pinabasa sa utak mo, in-store mo lang siya sa dapat mong lagyan. Later mo na gagamitin yung wisdom kung magkakaroon kang ano. Ang wisdom kasi ay yung paano mo ginagamit yung knowledge. Yeah. Paano mo naman sa Bible kung sino talaga eh, kung magpapalayas yung pangalan. Eh, kunwari, yung ano. Natulad nung sa natanong niya dati, yung Joseph ng New Testament, eh, siyempre, so ang tagal na nun. Gano'n ba ang pagitan ng Old Testament sa New Testament? Saan 350 plus. Yung malakay, ha, yung huli. Kaso yung si Joseph the Dreamer, Genesis pa yun. So, malayo nun. At maraming Joseph sa Bible doon. Joseph of Arimathea. Okay? Ano yung pariba? Paano malalaman? Context ulit. Context. Intindihin mo, sino bang kinakausap dito? Sa Kings, dalawa yung Jeroboam, di ba? Dalawa yung Jehu, may prophet Jehu, may king na Jehu, ano ba? Malalaman mo yung sa context. Kaya intindihin mo talaga yun. Okay? Kaya the tongue of the wise use and knowledge alike. Di ba kayo marami ang alam, maniwala ka sa akin. I-demonstrate mo kung paano yung knowledge mo ay magagamit mo at magagamit din namin. Makailan kung marami kang alam kung hindi mo naman ginagamit sa tama. Marami ito, marami tayong Bible, di ba? Pamigay natin kahit kanino. Tapos singilin natin. O, ganun. Mali, di ba? Nawala ng saysay. Okay, marami akong alam. Tapos ginamit ko sa kalokohan. O, ganun. O, maganda ka kunwari. Kumakatal ka sa tambay, o. Bobo mo, maganda. Ito, mga to, pinapalaki sa church. Tapos, maglolo ko lang. Ay, wala. Pangit. Ano pa? Mga politiko. Ang daming alam niya, di ba? So, gagawin, ano, sarili lang. Tapos bandang huli, magbira, lahat tayo, damay-damay. Ang dami niyang, yan ang matindi, pag binigyan ka ng Diyos ng medyo ganyang resources, sisigiling ka naman niya.
Kung maligtas man yung mga yan, siguro mga pulubi yan sa langit. Matawa na namin. Pulubi sa langit. Hindi mo gusto maging pulubi sa langit. Last na ba? Last na. The eyes of the Lord in every place, beholding evil and the good. So, anong significance niyan? Sa literally, daming, ilang bang mata ng Diyos? Nasa lahat ng dako daw eh. Hindi siya, wala siyang bilang. Okay? Ang tao. Beholding the evil and the good. Ano yung beholding? Ulit? Ano ba ta? Behold. Beholding. Tinitingnan at hindi na tinitingnan, tinititigan or talagang inaalagaan. Okay. Inaalagaan. So ano yung sabihin ng anong na sa atin ito? Lesson. Move the car, please. Interesting. Okay. Please move the car, please. We have a nice space here. Okay. Tapos taglungan pa. Okay, so ano ngayon? Anong lesson natin doon? Ang Diyos pala, nakikita niya lahat. Oh. Anong obvious implication nun sa atin? You cannot lie. You cannot hide. Okay, so magandang lesson to sa mga Kristiyano especially. Kahit saan, actually. So, pero especially sa mga Kristiyano. Okay? Alam niyo yung nilagawa mo masama at mabuti. Ay, hindi naman napapansin yung ginawa ko mabuti. The eyes of the Lord are in every place. Ay, may ginagawa sa akin masama. Walang nakakapansin. Dihado-dihado na ako. Sipag ko tapos. Take advantage na ako. Huwag kang malungkot. The eyes of the Lord in every place. Kita ng Diyos yan. Huwag mo sabihin, gawa na lang ako masama ulit. Kasi wala naman nangyayari. Alam na Diyos yan. Amen? Amen. Amen. Sa pa? A wholesome tongue is a tree of life. Ano yung wholesome? Wholesome. Sinabing whole. Kaya. Amen? Ha? Wholesome. Maganda. Tingnan natin yung context para makita natin. A wholesome tongue is a tree of life. But perverseness, therein is a breach in the spirit. So, ano yung kabalitan ng wholesome? Perverseness. Okay? Kung sinabing wholesome, maayos ka. At especially, yun, hindi bastos. Parang gano'n. Kahit yun, yan ang meaning niya. Hindi yan. Tsaka kung sinabing wholesome, basta, in general, maayos. Maayos ka. So, pag maayos yung lumalabas sa bibig mo daw, ano ka? Para kang puno. Ano ba yung puno? Nagbubunga, di ba? Lumalabo. So, yung mga nakakarinig sa'yo, nagsalita, pag gusto ko siyang makarinig, magsalita lagi. Kasi parang natututo ko, na-encourage ako. Ano ba? Diba? Parang naubusog. Kasi pag nagsalita siya, hindi yung katulad sa inyo, kung napapansin nyo, iniiwasan ko yung mauboring kayo. Pag nakikita ko, kinakalculate ko na ito, medyo matalino to. Ito, masyadong bata pa, kaya kailangan balance. Para hindi sila tatamarin. Yung iba naman, hindi masyadong mabor. Okay? Yung iba naman, hindi masyadong maghahabol. Okay? So, tandaan niya, mga bata, pag kayo ba nagsasalita, gusto kayong marinig na ibang tao? Yes. Salita ka pa. Hindi yung, shhh, tumigil nga. Yung pointa lumalabas sa bubuk, mga gano'n. Eh, sabi niya, but perverseness, therein is a breach in the spirit. Especially yan, bakit ka mga nunod na kung ano sa TV. But especially yung mga kaibigan, mga bading, ano yan. Almost always, pag bading, buong kalokohan, puro kabasasan. Walang ano yan. Hindi pa ako nakakita ng bading na ano. Hindi ba? Oo, wala pa. Hindi pa siguro yung takot. Okay? Yung pag sila-sila na yan, kaya kahit narinig mo lang, hindi ikaw yung kausap. Siguro ko pa ano kasi yun ang laman talaga na utak nito. Okay?
So last, a fool despises his father's instruction, but he that regarded the proof is prudent. Ano ulit yung despise? Pinakagalitan. Mainis. Hinahayaan. May sabi ko last time sa inyo. Kaya tama rin yun, hate. Hate is despise. Ayaw mo siya. Ayaw mo siya, tama. Inaayawan mo or to look down. Okay? Sabihin, kung hindi ka galit, hindi ako galit sa'yo, pero ayaw ko. Ang mababa yung tingin mo. Pero yung tatay mo, pwede ba yun? Nangyayari ba yun? Sabi niya, eh, kahit siya yung bata ka pa, isip mo na matanda ka na, o isip mo, mas matalino ka sa tatay mo. Ito ang pinapaulit-ulit nga instruction, tapos babaliwalay mo, gano'n. So, pag pinapaulit-ulit siya, importante yan. Kasi ganyan, medyo galit na. Okay? Kaya sabi diyan, but he that regarded reproof is prudent. Ano yung prudent yun? Kabaliktaran ng fool. Ano yun? Matalino to. Pag nakikinig sa tatay niyan, sasabihin mo sa akin ng tatay ko na masama? Ano, wala. May sabihin mo sa akin ng tatay ko na hindi makamabuti sa akin? Siyempre, wala. So pag nagsalita ngayon yan, papakinggan mo kung matalino ka. Okay? Mga bata? Hindi ba? So, loko-loko ka lang, ha? Ang sinasabi dito, kung hindi mo ginagalang yung sinasabi ng tatay mo. Ano sinasabi, mga bata? Okay, pag sinabi yung regard, ano yung regard? Regard sa'yo, ha? Sa ibang klase yun. Sinabi yung regard is kukonsidera, okay? Or especially, itataas, okay? Pag sinabing high regards, ginagalang. Regard. So, i-regard mo yung reproof. Uy, pinagalitan ako, bakit kaya? Isipin ko, baka mali talaga ako. Hindi yung pinagalitan ako. Mamaya, wala na siya dito. Nagawa na naman ako malakuan. Hindi ganun. You're a fool, pag ganun ba. No? Eh, fool na pala ako, di gawa na akong masama. Lalong fool ka pa. Anong kailangan gawin pag ganun? Ganun, matalino ka na. Kasi hindi, ka pwede, hindi pwede ano yan. Walang, lalo na pagpaulit-ulit, nasabi sa Bible, he that offended whom shall be destroyed. Sabi doon na destruction shall be destroyed. And that without remedy. So yung mga ganun, pagpaulit-ulit ka na sinabihan, pag talagang tinamaan ka na, hindi, wala na solusyon. So, usin sa mga verse natin sa reprobation. Pwede yun. Paulit-ulit ka na, kala mo, yabang mo pa. Kahit mga anak ng pasto, mga amin ganun. Anak ni Samuel, anak ni Eli. Hindi nakinig yan. Ako. Anak ni James. Anak ni Aaron, pinatay. Diba? Kasama nila. Kaya namin si Alex Lord, si Alexander Lord, si Diadem Lord, si Valdez na si mga pagpapalang namin dito pa noon sa mga pag-minister, sa mga kapitbahay ng Panginoon. Nawaan niyo po rin sana sa kondisyon, Panginoon. Kung matalino sila Lord at pagpapalino po sila ng laban Panginoon. Gusto na determine their end Lord na sila magtiwala sa mga wala sa aming pagkakalitan ng mga posible na kami ito na palahit ng sila special. Doon dito kami sa mga trabaho, aming mga puntahan ng Mother James na maging kapala sila doon. Pangalaan, natanayin ko sa inyo sa aming mga trabaho. Ang lahat, yung listening play. Amen!